He that hath a bountiful eye shall be blessed, for he giveth of his bread to the poor. Cast out the scorner, and contention shall go out. Yea, strife and reproach shall cease. Isa na lang po. He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips, the king shall be his friend. Let's pray. Panginoon, salamat po kay Pi. Babuti sa amin, Panginoon, at nagpapatuloy ang bawat isa, Panginoon, kaya pong gagabay lagi. As we study, Lord, continue again the book of Proverbs. I-pray na kayo po yung magpapala, Lord. Salamat po, Lord. Patawad kayo sa kasalanan. Salamat po sa mga kaluluwa kanina, Panginoon. Sila po yung pakarating din ko, Lord. Alooban niyo, Lord, yung pong ingat sa amin, sa kanila, Panginoon. Yung magulati, lagi sa aming buhay. In Jesus' name, I-pray. Amen. Amen. Ako po na po. Hey, good evening po. Tuloy tayo, ilang linggo tayo hindi nag-proverbs, no? So, by humility and the fear of the Lord are riches and honor. Actually, natapos tayo dyan. Balikan lang natin. Yung sabihin, sino mayabang dito? Wala namang amin eh. Sabi nga ni Pastor, sinong walang kayabang-yabang dito? Lahat na may tao, ganun eh. Kaya iniiwasan natin yan. Okay? Kasi sabi dito, ito yung ating, di ba? Sinong matalino? Yung matalino, madalas ganun eh. Kaya po, marirealize mo, sabi nga sa inyo, pinakamatalino dati sa amin, at least academics, wala na, nakulto na. No? Ano nangyari sa buhay? Yung iba naman, ganun din. Yung teacher namin, ano, nasabi ko sa inyo kanina, hinahanap ko yung post, binawa na. So, talino nun, daming ano nun, kaso, ibig sabihin matalino kayo sa isang bagay, dalawang bagay, tatlong bagay, magaling ka na sa lahat. Ang daming pinagpapala dyan talaga minsan. Yung iba nga is, wala, average lang. No? Especially sa spiritual, yan. Accessible sa ating lahat yan. So, wag tayong mayabang. Sabi dito, by humility and the fear of the Lord, no? Nakita nyo yung parallel yan. It goes together. Kung may takot ka sa Diyos, sigurado yung humble ka. Kaya nga dapat, laging ma-maintain mo na lang. Kasi minsan, gumaganyan din yan eh. Mawala yung fear. Magiging mayabang ka. Magiging mayabang ka, hindi ka takot sa Diyos. So, pero pag yung dalawang yan, napamaintain mo, mga bata, especially. Ano daw meron sa'yo? Riches and honor and life. Ay, may kilala akong humble naman. Hindi naman mayaman eh. So, again, yung sa Proverbs, marami ditong generalization. So, at least, for the most part, yung mga yayaman at hindi na masyadong mayaman, of course. Pero basta yun, may pera, di ba? Sino ba yun, Jesse? Sino ba yung pera? Sino ba pera? Jesse, ang hirap pa niya. Pausapin eh. Ano yung honor? Ibig sabihin, gagalangin ka, di ba? Gusto rin natin yun. Siyempre, yung buhay. Pwede mong i-relate yan, of course, sa soul winning tayo. Yung mayabang, ano, mahirap yung maligtas. Pero pag yung medyo humble, nako, halos sigurado yun. Okay? Okay, so be humble. Halos, kasi minsan di pa rin eh. Diba? So either, alam mo na, yung ibang bagay. Okay, pakibasa po. Ready, go. Short snares are in the way of the proverb. He that doeth his soul shall be far from them. Ano ulit yung flow word? Disposed to disobedience. Yun ba yun? Ano? Alam ko, matigas ang ulo niyan eh. Buto ulit natin eh. Diba to? Or mayabang. Dahil lang kumatigas ang ulo eh. Yan, habitual disposed to disobedience and opposition. Laging ano, gusto, may kalaban lagi. Yun yung mga forward, tsaka mayabang yan. Okay, kaya mga bata, bata pa kayo, baka mayabang na kayo. Diba? So, mayabang dito, kaya nga maganda, pag may magulang kayo, itatama kayo. So, wala kang magulang, nag-church ka, di okay din. Tatama ka ng pasto. Diba?
Yung sobrang yabang mo, wala kang kikilala ni authority, pambira. Tapos ka. Okay? Ano yung snare? Alam nyo na yan, di ba? Trap, di ba? Ano yung thorns? Tinig. Di ba sabihin lang, yung mga ang darating sa buhay mo, kung mayabang ka, ayaw mo sumunod, ayaw mo makinig. Bakit kaya yung buhay ko, parang lagi ako naritinig, lagi ako nasapak? Kasi, mayabang ka rin eh. Tapos, yung mga dapat di mo na pinapatulang, pinatulang mo pa. Ano ba? Ay, napalo ka. Ano pa? Nakulong ka. Na-fine ka. Kasi hindi ka nasanay na sumunod at nakinig doon sa mas marunong sa'yo. Kaya mo bang alamin yan? Bata ka lang, tapos alam mo na yung tama agad. Hindi, di ba? Kahit kami, nakikinig pa rin kami, nag-iisip kami pag may sumita sa amin, uy, mali ba ako? Tama ba ako? Ano? Lagi yun. So kaya huwag kayong mayabang, huwag tayong walang pakialam sa authority. Mga bata, especially kayo. Kasi dyan nakasanay yan eh. Ngayon tayo na, pag mga magulang tayo, nakikita natin yung mga anak natin, medyo ano, huwag mong pagpalaan, mabait yan. Walang mabait na bata, lahat yan, tinitrain. Diba? Dito yun sa, ano yun na pala, next verse na, diba? Itong Proverbs 22 pala, maraming magandang Proverbs dito. Okay, sabi dyan, hindi lang siya maaalis sa snare, tsaka sa thorn, okay? He that keep his soul shall be far from them. Yung mga tigas ang ulo, lagi natitinik, diba? Laging na tatrap. Pero yung, ano sabi, that keep his soul shall be far from them. Ano yung sabihin ng keep his soul? Ha? Eh, sa'yo naman yun, parang, anong keep their soul? Inaalaga, pinapanatili. Siyempre, hindi na sinabi mabuti. Pero yun na yun. Ibig sabihin, pinapanatili mo. Alam mong, ano ba yung mga nakakapag, makakasama sa'yo? Ngayon, mga nakikita mo, mga naririnig mo, eh, alam mo nang masama, iwasan mo na. Diba? Kasi hindi mo mapanatili yung kaluluwa mong maayos na kalagayan kung sinusubukan mo yung mga, alam mo na, yung mga masamang bagay or pwede ka namang umiwas. Eh, hindi, dyan na talaga yan eh. Alam, puro kalokohan sa TV, di, huwag kang manood. Basa ka na ng Bible. Wala ka pa sisihin, di ba? So, yun, malayo daw sa'yo yung mga snare na yan, tsaka mga thorns, yung kapigatian sa buhay. Nakikinig ba, mga bata? Gusto ba yung ganun? O, gusto ko yan, adventurous, ah. Gusto ko, may kilala ko, ang saya ng buhay niya, kala mo lang yun. Miserable buhay niya mga yan. Kanina lang, hindi nag-solvini nga kami. Para doon sa mga hindi sa mama. Alam niyo nangyari sa amin kanina? Inesyaran ko yung lola. Tinatawanan pa ako nung una. So, bandang huli, parang nahiya sila, di ba, sa atin? Kasi hindi na tayo makapagpatuloy kasi nag-aaway, nagmumurahan na pala yung sino doon. Siguro, mga apo nila yun, no? Anak. Di ba? So, medyo nahiya sila. Nakita namin, nahiya. So, sige po, next week na lang. Pero nung una, kami yung niloloko. Di ba? O sa palagay niyo, anong klaseng tao yung mga gano'n, yung... Eh, ikaw ka na! Ikaw ka na! Sabi? Ikaw sumasobra! Nagisigawan ka ba ng gano'n umayos ang buhay niyo? Diba? Kami ni nanay, nagisigawan ba kami? Ay, magluto ka na! Pero hindi mga ano lang, di ba? Hindi yung kanina talagang ano, wagas yung sigawan eh. Kala ako drama, drama-drama sa hapon eh. Kinabahan kami eh. Kala namin, umiyak pa yung bata. Kala namin na... Ang hirap ng mga gano'ng mga bata. Andaan nyo yan. Huwag nyo nga, matalino ako. Hindi mangyayari sa akin. Dami na nga nangyari. Kaya nga tayo paulit-ulit dito eh. Kapalagay nyo, tuturo namin to ng paulit-ulit. Sabi nyo, palagay hindi kami nag-asawa. O, ba't kami hindi nag-asawa? Kasi yan ang ayaw namin mangyari sa inyo. Amen. Mangyayari yan. Dami yun ang narinig dyan eh. Ganyan ang kwento sa buhay. Sa college kami. Ako, ang dami. Pag nag-solvening ka lalo, hindi mo nang tinatanong. Kwento yung kwento ng buhay. Sa limuot. Anong unang yan? Kasi matigas ang ulo.
Nag-asawa ng mga unbeliever. Kasi sila unbeliever din. Eh, paano na? Diba? So, huwag kayong magmayabang sa Diyos. Kung gusto nyo maayos ang buhay nyo, natin, tayo ay umiwas dyan sa mga matigasang ulo. Amen? So, ito na kayo yung sinabi ngayon. So, paano itong mga batang to? Paano na ito, ma? Paano may iwas dyan eh? Makulit ang bata. Hindi ganun. Kaya sabi dito, train up a child. Pag sinabing train, sanayin. Kung dapat sila, ito, naulala ko tuloy si Aiden. Inantok mo ba yan? Oh, pinapasanay mo yan na ano. Kahit bata pa yan, kaya nga sinasanay. Di ba? Hindi naman gugulpihin agad eh. Di ba? Sanayin. 3 years old pa naman yan. Okay lang yan. Si Jared, maligot pa talaga yan. Siya na, nakakulong lang yan. Si Esi, at least, hindi na nakatulog. Di ba? Tinitrain lang yan eh. Diba, minsan nakakatawa, nagpapatawa si pastor, diba? Ba't ka matutulog, diba? Oh, na-miss mo yung joke. Hindi lang yung joke, syempre, yung magandang aral, diba? So ngayon, nasasanay si Salina yun. Ang ganda pala ng babae, nakapalda, no? Ang ganda pala sa church. Anong pagpapalit ko sa church? TV, napaulit-ulit. Na-comedy naman, na wala kang choice, kundi panoorin yung mga baklado, mapangit. E dito ka na sa church. Ang talino mo, mga bata, pag ano kayo, nasanay kayo, yan sinasabi sa salita ng Diyos. Train up a child in the way that he should go. Kung dapat siya maging masipag, sanayin mo siya maging masipag. Kung dapat siya maging matalino, sanayin mo siya maging matalino. Kung paano siya mag-isip, huwag mong puro kalokohan, nag-lesson kayo, kalokohan. Hindi pwede yun. Ay, hindi, masaya yung ganung buhay. Hindi ka makakonsentrate. Hindi ka makakritical thinking. Tapos si Steve, lahat sinasanay soul winning, tingnan mo yung ginagawa namin. Kahit hindi mo pa yan eh, nag-soul winning seminar pa tayo. Pero ang talino mo, pag lagi ka nag-observe, di ba? Yun, training sa inyo, kasi ayoko kayo, sinasama ko yun dyan, kahit minsan mabaho, ang baho naman dito. Ba tayo andon? Salamat sa Diyos, kahit paano, tuwing soul winning tayo, nakakamay ng mabaho. Eh kung mapaliwala yung buhay mo, yun, doon ka nakatira, gusto mo doon? Yun ang totoo, mga anak. O bakit natin sila kailangan? Ba't di na lang solve yung mga mayaman? Kasi para at least makita nyo rin, first hand, na yung itong mga mahilig sa, ano, mga foundation, papakita sa inyo sa video, oh, nakakaawa sila. Sa atin, di natin kailangan makita. Nakikita na natin, pinupuntahan pa natin eh. Hindi ka pwede magka-plastic, hindi na tayo pwede sabihin, ayun, nagbibigay ba kayo sa mga fund, ano? Ano tawag siya? Foundation? O. Hindi lang kami nagbibigay sa foundation. Hindi talaga. Pero foundation ng Diyos kami nagbibigay. Amen? At sineshare namin sa kanila salita. Inaalam namin dapat kailangan nila. At sineshare namin sa kanila. Ano pa? Masabi mo doon. Wala silang masabi sa atin. So kaya tinetrain itong mga batang to. Okay? Tinetrain namin kayo. Sa pinakamagandang bagay na paggugulan nyo ng oras nyo at panahon nyo. Kasi yun ang sabi sa Bible. At gusto namin maging maayos kayo, dito train namin kayo kung paano kayo maging maayos. Diba? Sabi niya, sigurado yun eh. And when he is old, na-train mo siya. Marunong siyang kumilatis ng katotohanan. Alam niya yung kasinungalingan. Ano mangyayari sa batang yan? Pag tumanda siya, may mga ano dyan, may mga kasinungalingan, may mga tukso, eh nasubukan mo na siya, na-train mo na siya. Anong gagawin niya pag tanda niya? Tatawag mo, tay, anong gagawin ko dito? Hindi na, alam niya na eh. Diba? He will not depart from it. Eh may nagsabi sa akin, wala daw Diyos. Siguro nga walang Diyos. Ha? Ganun ba yung mga batang matalino na-train na? Every Sunday, every Thursday pati. Babasa pa, may quiz pa. Nasanay ka na, ito yung katotohanan ng salita ng Diyos. Maloloko ka ba ng mga loko-loko? Hindi na, di ba? Di ba? Sobrang ano mo na lang, para kang Judas na. Pag naloko ka pa. Eh si Judas, naloko pa siya eh. Kasi anak pala ng demonyo. Pero kaya minsan sa church, meron din ganun. Pero sana hindi. Amen? Amen. Eh ngayon, mga bata pa ako eh. Yung tinitrain ka ngayon, para later, magiging magulang ka rin. Anong gagawin mo sa anak mo ngayon? Ay, hindi, mag-iimbento ako ng panibago. Magaling ako eh.
Kahit sabi dito, hindi na, kung paano ka triname. Sa Bible, sa church, salita ng Diyos, pati judgment ng nanay mo, tatay mo, yung pala yung maganda. Sumunod ka na doon, ganun din gagawin sa mga anak mo. O di alam mo na agad. Eh iba, nagbabayad pang ano, yung seminar-seminar pa. How to be a good parent. Anong tanga to mo? Anong totoo sa akin yan, mga yan? Ayun ang totoo, tapos magbabayad ng mga pakamahal. Tapos yung isa lang naman ang anak. Ano ba ito? Nakakainis minsan, di ba? Pero kung ikaw yung, di ba? Alam mo na, anak ako na, Stephen. Eh, pambira, lalo mga panganay, di ba? Alam mo yan. Bata ka pa, bakit nagagalit sa'yo pag yung kapatid mo kumain ng soul milk, di ba? Di ba? Minsan, hindi maano ng magulang. Oh. Ikaw na panganay, di ba? E siya na, pag umikot yan ng ano, alam mo na yung pag magulang mo, ikaw na maglalaro ka lang naman, tingnan mo na yung kapatid mo. Eh, mayiging magulang ka rin. Hindi, ang hirap ng mag-isa. Sinasabi minsan ni Stephen, ang hirap, ang kukulit ng kapatid ko eh. Pag nagkaanak ko, makulit din yun. Oh. E di mag-train ka ngayon. Oh. Magaling ka na, natuto ka na. Pag tatay ka, alam ko na yan. Ngayon pa lang, hindi sa kapatid mo. Pag anak mo, pwede mong paluin. Yung kapatid, hindi. Unless talagang sobrang loko. Ha? Okay, tatalo na si Aiden dyan. O, paluin mo na. Okay? Nakita niyo yun? Ganda, di ba? Hindi mahirap eh. Pag nakikinig lang tayo sa salita na siya, nagtitiwala tayo sa Diyos. Naku, wala akong pambayad sa seminar na napakamahal. Ano mang saan ako matuto? Hindi na ako matututo. Hindi. Eh, nagtiwala ka dito. Kung panganay ka, kung pangalawa ka sa panganay, tulungan mo yung magulang mo paano mag-alaga ng mas maliit na bata. Paglaki mo, marunong ka na rin. Hindi lang yun, matulad nga rin. Sabi ko si, si Jamie. Paano kaya magkakaroon ng mabuting asawa? Alam niyo ba, pag patulad na, nakikita ko si Jamie, maayos. Eh, pwede kitang i-recommenda. Hindi nyo maano yan, kaya dapat magaling kayong maayos kayong member, maayos kayong tao. Hindi problema yung mga bagay na kala mo, hindi mo, saan ako kuha ng asawa? Andyan yun, nagkalat lang yun. At lalo kung alam mo na, mabuti yan, di ba, kahit sa trabaho, mawala ka ba ng trabaho kung inayos mo yung trabaho mo, i-recommenda ka ng iba. Ay, may kilala akong ganyan, magaling to. Diba? Ganun din lalo sa asawa, naku. Huwag nating ilayo natin yan sa mga tambay. Dito, ito yung dapat dyan. Yung mga kami, ganun kami mag-isip. Kahit yan, sinapastol, ganun yung ko lagi. Imamatch ka nyan sa maayos, hindi ka nyan nakababayaan sa... Kung maayos ka talaga. Eh, paano kung ngayon maayos ka, bigla kang tumalon? Yan ang problema, mga bata, okay? Yan, gusto mo ba magkaroon ng magandang maayos asawa, pamilya? Diba, lahat tayo. Dahil ko sinasabi yan, walang basang gusto ng ito. Gusto mo maayos na asawa, anak, pamilya, di ba? Lahat naman ayaw mo. Hindi ko na nga tatanungin ito. Laging baliktad eh. Hindi maganda yan, ha? Na sige, so ano yung mabuti dun sa nain ng bata, paglaki niya, hindi alis dyan. Okay, gaga, sinasanay ka namin sa maayos. Okay, pakibasa po. Ready, go. The rich rule over the poor, and the borrower is servant to the lender. Okay, kasi gusto kong maging boss, magkapayaman ako. Okay lang din yun. So again, ulit-ulit na tayo sa Proverbs. Hindi sinasabi dito laging tama yan. May mga reality na pinapakita sa atin dito para pag alam natin reality, mas makakapili tayo. Okay? So sinasabi dito, sino ba dapat ang maging ruler? Mayaman o matalino o magaling? Eh, halo-halo na yun. Okay? Sa society natin naman, malamang sa hindi, siyempre din naman yun eh. Kung sino yung mayaman kasi pinagkatiwala. Bakit siya mga pinagkatiwala? Kasi malamang siya ay matalino, masipag, at saka yun na. So again, hindi lagi yun. Pero madalas naman. Okay, madalas naman sa isang bansang maayos-ayos. Okay? Kasi sabi dyan, ay, bakit kaya ako? Lagi na lang ako yung para akong, di ba? Para akong minamaliit. Ibang tao.
Ayan ang sabi sa Bible kasi. Inutangan mo, tapos, ano, syempre, lahat ng may utang, katulad namin, may utang sa bangko, di ba? Terms nila yun. Hindi naman makakapili ka ba doon? Pag pumayag ka doon, yun na yun, di ba? Sa palagay mong ano, pumilma ka. So, sunod-sunod lang ka na doon. Di ka pwedeng, ano, no? So, anyway, may protection din naman tayo. Yun ang sasabi ko. Pero, kahit sa mga napansin ko, sa tabaho, gusto mo may honor ka? Hindi mo niloloko-loko ka, di ba? Ayaw mo nang ganun, mga bata. So, yung, ako bata, lagi ako tinuturing na bata. Eh, bata ka pa eh. Pagtanda mo, alam mo yung ginagawa mo sa buhay mo, hindi ka na utos-utosan. Kung marunong ka talaga, ba't ka naman na utosan? Ikaw yung marunong, di ba? Pero pag nanatili kang ganyan, okay, hindi ka ganyan, hindi ka tumalino, hindi ka naging masipag, hindi ka nagkaroon ng pera, kahit na paano, anong gagawin sa'yo? Hindi ka pwede mag-demand. Oh, taasan mo sweldo ko. Bakit? Pwede yun. Oh, ba't hindi kayo bago bumibili? Diba? Hindi ko pwede yan. Yun. Kaya, handa niya, mga bata. The rich rule over the poor. Okay? Hindi kayo dapat magulat doon. Iba naman, kaya komunista ang gusto. Eh, mga mayaman, lalo yung mayaman. Kahit mga pastor minsan, gano'n ang inaano eh. Huwag mong i-feed yun, ano ka, politiko. Yan sinabi sa Bible eh. Reality yun, okay? Huwag kang magtampo na nasa pulpit ka pa. Eh, ganyan naman yung mga yan eh. Mag-provide ka ng solution. Ano yung solution doon? Una to, malaman mo na yun yung reality. In a way, hindi magbabago yan. In many ways, in many instances, hindi magbabago yan. Kasi sinabi na nga sa Bible yan. Yun yung reality. Alam ka namang mag-rule ka, wala kang ano man lang. Diba? Wala ka man lang, wala man lang masabi sa'yo yung ano. Ayan, nagsipag yan, kaya mayaman eh. Siyempre, dyan ka lang. Pinupush-push ka lang, sunod-sunod ka lang. Hindi yun masama, again. Hindi lagi. Yung iba kasi nasobahan naman. Pati yung religion natin, gusto ng pakilaman. Huwag, walang ganun. Okay? So, meron lang silang inaalaw ng Diyos. Katulad yan, kunwari sa society natin. Sino yung mga kapamilya kung ano yung magiging next na, kunwari, ng lugar na magiging i-develop? Eh, sila-sila yun. Wala tayong magagawa doon. Diba? Ang dahil niya, mga bata, ha? So, kaya hindi rin masyadong masamang maging mayaman. Hindi naman yung mayaman na mayaman. Huwag mong gustuhin, pero target mo rin. Ibig sabihin, dahil alam mo, magkakasunod yan. Nagsipag, matalino, madiskarte. Anong kasunod niyan? Eh, siyempre, riches and honor. Okay, wow, unang gayahin yung iba, yung sabihan, ay, nakakinig ko yung ano, yung matanda dyan sa ano, yung tambay dyan ng matanda. Sabi niya, ako, simple lang akong tao. Ay, parang gusto ko yun. Huwag naman ganun, no? Huwag naman sobrang simple naman yung buhay mo. Okay? Kaya, meron akong ano dyan, yung sa mga Catholic din kasi nangyari. Alam niyo ba yun? Yung mga Catholic na yan, nagpauso ng ganyan yun. Kunwari, mahihirap sila. Yung mga ganun eh. Sabi nila, ah, ano, masama yung magkaroon ng pera. Ang masama lang yung mayaman talaga. Yung wala ka naman paggamitan, tapos kaya ka bibili ng mga, alam mo na, mga palamuti, isa yun sa mga sign. Ba't ka bibili ng sobrang palamuti? Ano ka? Mr. T. Panahon namin, yun, hindi nyo kilala na yun, di ba? Yung research sa Google, Mr. T. 80. Alam ba? Oo, oh, ito na yung suot mo, no? Yan, okay? So, yan. And the borrower service. So, huwag kang hanggat maaari. Huwag kang utang. Yung credit card ko ngayon, halos wala na. Konting-konti na lang. Nagamit ko dati yan, eh. So, hindi ko nag-iasa ginagamit kasi parang monthly, may 300, 400 din, eh. Kung may utang ka, oo, meron. Anyway, pakibasa po, ready, go. He that soweth iniquity shall reap vanity, and the rod of his hander shall fail. Okay, ano yung soweth? Sow. Ano yung sabihin sow? Tatanim. Pag nagtanim ka ng ano yung iniquity? Kasalanan, iniquity or wickedness. Kasalanan, tama, no? Ano daw yung reap? Kanina nagtanim, ang aanihin ng reap, no? Ano yung vanity?
Emptiness, pwedeng meaningless, pwedeng walang kwenta. Okay? Puro yabang ka, di ba? Kaya yun yung mga ano natin eh. Itong pound to, puro yabang. Wala namang ano, forma lang. Di ba? Nakakita naman ganun. Katamihan niya, pag nag-uwing sa mall, pag talagang tindi ng suot niyan, walang pera to. Hindi naman lagi ha, pero madalas daw, sabi. Dahil kasi may yaman dyan, talagang halos ano eh. So, huwag tayong mag, especially dito, kasalanan, no? Wala kang makukuha dyan, mabata. Masarap sa ngayon yun. Anong, i-project mo agad, anong mapapala ako dito? Ay, wala pala eh, ba't mo gagawin yan? Diba? Ito yung medyo mahirap intindihin. Sige, sabi dyan, and the rod of his anger shall fail. Ano sabihin doon? Ano yung rod? Pamalo. Of his anger. Ano yung fail? Walang ano? Walang? Success. Walang success, walang patutunguhan. No? Ano yung sabihin niya noon? In the, ano? Failure. Okay lang ba tayo magalit? Yes. Minsan, di ba? Katulad niyan. Ano ba? Si Duterte, di ba? Galit siya daw kunwari sa ganyan. Kahit paano, ginagaya lang pa siya, di ba? Kasi nga, pambira, pwede niyang gawin talaga yung dapat, pwede niyang gawin, di ba? So ngayon, pag galit na yung isang tao, yung ibang tao, syempre, dapat, yung dapat matakot, takot na. E paano pag wala ka namang ano? Kilala ko, ito, wala namang kwenta to eh. Sige, magalit ka na magalit. Ano marating galit mo, di ba? Wala ka namang kayang gawin eh. Okay? So, wala. Kaya, yan. Pansinin nyo, kunwari ikaw, ito, mga bata. Kunwari, si tatay nyo ay ano, lasinggero. Kunwari ako, lasinggero ako. Tapos, wala akong tabaho. Tapos, papagalitan kayo. Magsipag nga kayo! Ba't nang tatagan nyo? Isa ka pa eh! Alang... Hindi matatakot yung ano sa'yo, di ba, bata? So, yan. Kaya, ano yung tatanim mo ngayon? Ito, kung natin yung kabaliktaran nito. Para hindi vanity ang, ano mo, anihin mo, ano yung tatanim mo? Knowledge. O, kabaliktaran na lang yan. Ano bang kabaliktaran ng kasalanan? Kabutihan. Ano ba yung mga kabutihang bagay na pwede mo itanim? Naalala ko kanina kasi nakikita ko yung mga nanay natin. Minsan nakikita maging nanay, no? Pero alam nyo, pag yung mga anak nyo, pag naging matagumpayan, ako, gumawa yung doon niya, no? Oh! Ayun, totoo. Tapos makikita mo, anong nagaling ako sa funeral nga kahapon. Ah, nung isang araw. Ganda yung, ano eh, galing ng anak nila eh, yung isa eh. Talagang mayaman, matalino, maganda yung karir, kaso yung mag-asawa. Anyway, lagi nilang pinagmamalaki yun. Kasi nga, pinalaki nila yun ng maayos, di ba? Imagine mo kung kabaliktaran. Okay, so magtanim ka lang. No? Magtanim ka lang na magtanim. Itong mga nanay natin, mabira, parang baka malaki pa ang ano nito, diward sa langit eh. Kasi ganun naiisip ko eh. Kasi yan, consistent. Yung ano sa mga anak eh, no? Yan, di ba? Hindi, totoo yun talaga. Kahit di ka makapag-soul winning eh, yung anak mo, yun ang inaayos sa bahay. Pag naging lingkod ng Diyos yan, di okay na okay, di ba? So, yan ha. So, pag ikaw, yung natin, leader ka, nagagalit ka, wala nakikinig sa'yo, mag-isip ka na, tingnan mo to. Ano ba tinanim mo? Yan, okay? Walang sinabi yung mga leadership seminar na itong mga to. Yung na Maxwell, walang kwenta yun eh. Sabi nga sa inyo, dati nahilig ako doon. Eh syempre, nag-aaral din ako ng Bible. Kinukumpara ko, wala palang kwenta to eh. Tinigilan ko na. Mas maganda to eh. Okay, sige. Tuloy pa natin. Ready, go. Basa. He that hath a bountiful eye shall be blessed. For he giveth of his bread. Okay, medyo naulit na to, di ba? So, ano yung sabihin ng bountiful? Sagana. Sagana. Ba't masagana yung mata? Ha? Ano yung sabihin nun?
Oh, mahirap intindihin, di ba? Tingnan mo yung second part. Sabi na, for he giveth his bread to the poor. Madaling intindihin, di ba? Bakit daw ikaw ay sagana, hindi yung mata mo, ibig sabihin, ano na ibig sabihin ng sagana yung mata mo, ibig sabihin to, nakikita mo yung pangailangan ng ibang tao, hindi mo na kailangan, ano pa, sakaling ka pa, oy, magbigay ka naman. Di ba? May kailangan yung ano mo naman, may magagawa ka naman. Sabi dito, pagpapalain ka, pag ikaw ay nagbibigay. Ito na ba yun? So, ganun din sa, again, hindi yan, ano, hindi tayo nagkakapitalize sa mga alms. So, meron din yan sa Bible, sa New Testament. Pero, ang ina-advise natin sa atin, especially giving na consistent, saan ka dapat magbigay na consistent, na hindi ka magdududa kung saan manggagaling at yung investment na yon sigurado. Sa church. Okay? Eh, pero itong mga bagong ano natin, hindi natin inaano kasi hindi namin itindihan agad dyan eh. Pero pag lumalago ka na, yan yun. Dapat mo itindihan. Amen? Sino gusto pagpalain dito? Not naman tayo. Lalo pag galing sa Diyos yan, maganda yan. Bilang laging pera yan. Verse 10. Cast out the scorner and contention shall go out. Yes. Stripes and reproach shall see. Okay, ano yung cast? Itapon. Ano yung scorner? Okay, ano yung scorn? Mag-scorn, ano yung scorn? Dala siya nabanggit sa Proverbs, di ba? Inang aasar nang hindi naman dapat, di ba? Tingnan natin sa ano, para anong klaseng pang-aasar ba yan? Kahit hindi mo naman kailangan mang-aasar, mang-aasar ka, ano ba yun? Especially, yung galit ka sa bagay na hindi naman dapat. A person who express contempt by remarks or facial expression. Hindi naman natangit. Hindi mo kailangan mangasal. Hindi, kahiligan ko na ito. Parang masaya ako dito. Loko-loko ka. Ako dati rin, nahilig din ako dyan. Kasi, di ba pag parang nangaasal ka, feeling mo ikaw yung better, di ba? Kasi kung sinabi mo siyang pangit, ang sinasabi mo doon, ikaw yung maganda, di ba? Pag sinabi mong bobo, ay isip niya, ay matalino pala siya, kaya sinabi ng bobo. Pero yung pala, hindi pala naman laging ganun, di ba? Kanina, pinag-usapan natin. Hindi, ibig sabihin magaling ka sa 10 bagay, yung pala yung mga trivial pala. Okay, magaling ako sa ano, alam ko lahat ng specs ng cellphone ngayon na bago. Ano ngayon? Ano ka, vlogger? Hindi lahat ng vlogger, may follower. Okay, but anyway, wag kang, especially pag di mo kilala, di ba, nakipansin nyo naman, tayo, daddy, minsan, ano eh, pag nag-share tayo dyan sa labas, tayo yung pinakamagalang na tao, hindi mo sabihin, eh, tumanggi sa atin, bahala ka sa impyerno. Hindi natin ginagano kasi nga, hindi natin alam kung ano pinagdadaan ng tao, hindi natin alam. Kaya gusto natin, at least, kung may ibang soul winner na pupunta sa kanila, at least, hindi, we will not, sabi sa English, we will not leave a bad taste to them. Eh, mga baptist pala, pag tinanggihan mo, kagalitan ka, di ba? Hindi, ganun. Kaya sabi pa natin, oh, sige po, salamat po sa time nyo rin. Sana po, next time or what. Ito po yung ano, di ba? Ganun na ginagawa natin. Hindi natin na ni-scorn sila dahil tinanggihan tayo. Kasi hindi tayo dapat scorner. Hindi tayo masanin ng ganun. Ngayon, itong mga scorner nito, yun yan, pinaka-picture nyo, yung mga batang, nadapaan na nga, tapos, ala, may lalabas na pari dyan. Mga ganun pa. Atawa kayo, di ba? Oh, hawakan mo nga yung tenga. Oh, matapang ka. Sige, hawakan mo yung tenga. Magsusunto ka na nga. Inaano mo pa. Kaya sabi dito, kaya dito, sa atin, hindi pwede yan. Di ba? Pag matino yung tatay, hindi pwede yan. O, ba't ka nangasar? Ikaw ang yayariin. Kasi yun siyang sabi sa Bible. Pag walang mga asar, di ba? Tumitigil yung pag-aaway. Yun ang sabi doon. At sabi dito, yan nga, yung mga pag-aaway, hihinto yan. Ba't mo kailangan mang-asar? Ano ka ba? Lalo mga bata, alam mo dapat pag matured ka na, alam mo yung emotion ng bata, ano yan eh? Asar, mamaya malungkot, so mamaya sobrang saya naman. So tinitrain mo sila na paano mag-isip, kung paano mag-behave. Diba? So, isa sa mga tinatapo natin, kung nalang dito, meron dito ano, Pastor, mali yan.
Ah, ganun pala. Dito ka na sa labas. Gusto mo may pagtaan, nag-preach ako eh. May nagganon sa akin eh. Okay, huwag nga yung ganun ha. Gusto yung mag-uusap ng doctrine na mamaya. Okay, Sunday school, pwede rin. Ayan, kaya ganyan ha, tinatapo niya mga yan. Para walang away. So ngayon tayo ito, medyo ma-ano tayo dyan. Kaya nga, last time nga, ganun ito ko sa inyo, diba? Sabi ng HR sa amin, ay naku, masama yan. Hindi namin susuportahan yung Bible, ano yan. Hindi naman masama, parang sabi, hindi natin susuportahan yan, hindi yan maganda. Ano ganun? Kasi sensitive daw ang religion. Galing ng term, diba? Pero parang, parang lumalabas ngayon, tayo nagdadala ng contention, parang ganun ang inaano nila eh. So kaya dapat napakaingat mo. Na hindi ikaw talaga yung masasabihan ko, mapalaaway ka, paladibate ka eh. May nag-away dahil sa'yo. Kaya matalino ka dapat, alam mo yun. Pag maglilingkod ka sa Diyos, ilang steps away, alam mo na. Hanggat maaari, okay? Hindi naman pwedeng lagi rin. So, minsan magkakamali ka. Pero iwasan natin tayo maging, kasi maraming ganyan mga Kristiyano. Napansin ko iba ganun. Usapan lagi, pwede namang doktrina lang, pwede ano lang. Yung mga kilala natin. O, banatan mo nga itong ano sa Facebook. Kaya siya may nag-paste ng ganun. Eh, wala ka namang kinalaman, tapos mapapasukin ka. Yung mga ganun eh. Yung sinagot ko rin pastor na ano. Kasi maling-mali naman talaga siya. Alam mo, ginawa. Salip na siya yung sumagot, nagtawag ng mga railer. O, di alis na lang ako. Alam ko na eh. Wala na silang masagot. Okay, hindi tayo makipagrambulan kahit sa salita. Okay? Kasi, yun nga. So, ganun. Pag ikaw naman yung ano, magulang, sino ka man, hindi pwedeng may scorner sa atin. Okay? Pag ikaw, hilig mo yan, lagi kang papalis, wala kang maying kaibigan. Kaya iwasan nyo yan. Ako napansin ko dati, sabi nga sa inyo, ano ko rin, naging hobby ko rin yan eh. Medyo na-rebuke ako, medyo matalino yung nag-ano sa akin eh, babae. Ang sinasabi, isang hilig mong mga asaw. Eh, alam ko, matalino yun eh. Napaisip din ako, ano mga bang mararating ko dito? Tinigilan ko na. Okay, ganun lang minsan din. Wala kang mga pala dyan. Even worse yun, mapapaano ka pa. Tatapon ka pa na parang ano. Palaway itong batang to. Tapon mo yan. Di ba? Nakakita na ba yung ganun? Yung mga ganun ang klase dati. Ayaw sa kanya. Papasok sa second school. Ayaw ko sa inyo. Ay, dito na lang. Ayaw ko. Yung mga ganun. Inaayaw ang bata sa school. Kaya huwag kayong ganun. Amen. Well, last na lang to. Sige po. Ready, go. He that loveth you so far. For the grace of his lips, the king shall be his friend. Okay, medyo ano to. Nalalim na madali lang, pero may kailangan tayong linawin dito. Kasi nabanggit natin last time na pag totoong preacher ka, yung mga especially yung mga ruler, madala sa hindi, kalaban mo yan eh. Kasi yun yung mga yan, piniplis niya. Lalo sa panahon natin ngayon. Pero may time din na okay din, di ba? Katulad ni Daniel. Eh, sobrang talino niya talaga. Tsaka sabi dito, pure siya eh. Diba? So sabi diyan, pag ikaw ay nagmamahal ng buong puso, katulad natin, pag soul winner ka, minsan, hindi alam ng ibang tao gagawin sa'yo, anong gagawin ko dito? Pipigilan ko ba o hindi? Pag pinigilan ko, masama ako. Pag hindi ko pinigilan, mako-convert yung ano ko. Diba? So, hindi nila alam gagawin nila minsan eh. Pero kung pure na pure ka, eh tigilan natin ito kasi kinagalitan na tayo ng ano eh. Eh pure ka nga, wala ka namang gagawin masama. At pag umayaw naman sa'yo, hindi mo naman pipilitin. Anong kailangan mong itago, di ba? Kaya sabi niyo, for the... Ano yung sabihin alit ng grace dito? Hindi yan unmerited favor, ha? Pag sinabing grace dito, sa context is, sabihin nun, parang maayos ka, maganda yung ano ng tabas ng dila mo. Okay? Especially nga, pag nag-soul winning tayo, nasa labas tayo, nasa teritoryo nila tayo, hindi tayo bastos. In any way, okay? Kahit sabihin pa nilang ang Diyos ay babae. Siyempre, kalokohan yun. Hindi natin pwede kanina yung isa naman namin, Hindu naman. Kaya nag-iingat din ako, pero sinubukan na rin namin.
Kasi wala na daw siyang time. But anyway, pag maayos kang kausap, maayos din yung magiging kausap mo. Hindi ka babastusin. Kasi maayos kayo, may kita nila yun. Itong taong to ay maayos na tao. Hindi niyo, mga bata? Amen. Pag ikaw yung laging nakapansin, bakit kaya magkasalita pa lang ako? Inisigawan na ako. Baka may approach mo palang mali na, itsura mo palang hindi ka naligo. O siyempre, maaasar yung ibang tao sa'yo, di ba? Diba? Kaya dapat maayos kang tao, yung ibang tao, magiging maayos din sa'yo. Amen. At even minsan yung hari, ang pinaka inaano dito, in-emphasize, hari, magiging kaibigan mo. Ibig sabihin, ganda, ang ganda ng ano mo. Marunong ka talaga sa tao, no? Pero yun yung ang binabalance dito natin, yung compromise. Huwag ka rin mag-compromise. Kasi, napakahirap ng importanteng bagay, pro-compromise mo, katulad naalala ko tuloy si Billy Graham. Maglalala mo si Billy Graham, baptist yun. Ginagalang yun. Pero, at some point of his life, ang na-document ni David Claudio, nagkaroon kasi siya ng kaibigang katoliko. Matalino, pare. Doon daw yung time na gumanya na siya. Talaga yumaano siya. Inaalaw siya kahit saan, hindi siya tinatanggihan. Eh kasi sineset up na pala siya eh. No, kaya naging ano niya, salib na i-preach niya yung tama, tinapreach niya yung tama, parang tama. Kung ano yung pinipis ng Baptist, outwardly, yun ang sinasabi niya. Pero, pag tumanggap sa Panginoon, sabi niya, oh, may Catholic Church yan. Doon ka pumunta sa... Ano yung sabihin doon? Tapos bandang uli, no, medyo matanda na siya, in-interview siya. Eh, paano yung mga Muslim, paano yung mga Hindu? Nag-compromise na siya, di ba? Sabi niya, oh, okay lang yun. Di mo kailangan maniwala kay Jesus. Ha? Ganun yung sinabi niya. So, kaya, ang dami kong winawarningan dyan. Yung iba ngayon, siguro kasi yaman na niyan eh. Nakapagano siya ng foundation na malaki pera, namimigay ng kung ano-ano. Actually, basura lang naman US yung minapamigay nila eh. Tapos, kinukuha yung mga pangalan ng mga bata. Tapos, papadala ng kung ano-ano. Tapos, ganun pala yung sinabi ng Billy Graham na yan. Napayag ba kayo doon? Ang laking compromise noon. Buti kung sinabi lang niya, medyo maliit na compromise. Hindi eh. Kaya yun ang ingatan natin dito. Maganda, maging kaibigan ka na lahat ng tao hanggat hindi mo kinocompromise yung ano, katotohanan. Ngayon, pag sinabi mo yung katotohanan, nagalit sa'yo, huwag mo sisingin yung katotohanan. Ibig sabihin lang, talagang hindi para sa'yo yun. Okay? Question. Wala kong hindi ko matutulog. Kasi. Hindi ko pa nang sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat. At napaganda po ng Proverbs 20 ito, Panginoon. Especially yung mga kabataan, Panginoon. Malaman nila yung mga terms ng yung salita. At ang paano sila dapat matrain. Ganun din po kami. Paano namin titrain? Minsan, hindi namin alam gagawin namin sa mga bata. Iba-iba sila. At nag-iiba rin ng aming community, Lord. May iba yung uso, may iba mga batas namin na apektuhan. Minsan yung mga very basic, Lord, about your reality, Lord, ang katotohanan. We pray na katotoo kami, mga magulang, tiwala rin sa inyo, train yung mga bata na kung ano yung dapat nilang, paano sila mag-isip, paano sila mag-behave, paano po sila kailangan makipag-tunggali, Panginoon, sa mga pagkakataon, Lord, na maraming kasi ng alingan. Paano gagawin dito? Matay namin sila. Kami din po, Lord. Ipagpalain niyo, Lord, yung mga katotohanan. At maraming pong maligtas. Magiging kami ng reward sa langit. Maraming sa kaligtasan. Magligtas ka pa rin po ng maraming pong kaluluwa dito sa Mateo. Kaya muna natin. In Jesus' name we pray. Amen.